So what's up mga bro, nandito na naman tayo at nagbabalik. Tom T is in the house. So ang gagawin natin ngayong araw na to is magpapagupit kasi medyo mahaba na. Yan, mahaba na buhok natin. So mabilis lang to siguro mga... Pag inuntog ko yung ulo ko dyan, gupit na ako. Tignan nyo, ganito lang oh. Boom! So ayan na nga guys, nagpagupit na tayo. Tapos after neto, syempre may buhok-buhok pa tayo. So okay na okay sa akin yung gupit ng Indiano. 10 real, so sa Pilipinas 140. Pasok na pasok. So guys, ligo muna ako. Kita-kita tayo mamaya. Let's go. So what's up mga bro, nandito na naman tayo at nagbabalik. Tom TV is in the house. Namiss ko tong ganitong background kasi usually yung mga nakaraang videos ko is sa labas kami. So ngayon sa bahay na lang ako kasi wala akong magawang content ngayon. So yun nga guys, ang gagawin natin ngayon is yung naitag sa atin ni Everyday with Chase. Ito po. Yung title ng tinag sa atin is I Prepare Challenge na matagal na po sa akin itinag to. Siguro almost 1 month na. Hindi ko pa nagagawa. Tapos may itinag na naman siya sa akin at may itinag si Chris Gayla at may itinag na naman siya sa akin. So patong-patong na. Eksakto wala akong content na maisip. Ilang araw na, puro live na lang ako. So ito yung ginawa ko. So yun nga guys, so mag-uumpisa na tayo, pero bago yan, popcorn muna tayo. Para maiba naman, di ba? Nagpa-popcorn ako habang pinapanood nyo ako. So yun. Number one question is, car or SUV? Di ba yung SUV types of car yun? Kaya medyo nalilito rin ako dito sa tanong na to eh. Kung a car or SUV. Siguro ang gusto na itong, siguro yung taong gustong magtanong na to ay kung ano bang gusto ko, yung maliit ba na sasakyan o malaki. Ganun na lang, adjust na lang tayo. Mag-advance isip na lang tayo, advance ako mag-isip. So yun nga, ano, pipiliin ko syempre yung SUV. Kasi mas masarap, mas marami. So syempre pag malaki sasakyan, mahal yung gasolina, pero mas masarap pa rin kasi yung malaking sasakyan para at least pag may outing, sama-sama kayo, di ba? Kasi pag maliit lang, so ilan lang kayo dun? Di ba? Maganda pa rin malaki para at least lalo-lalo na pag may gagawin kayo, di ba? Kunyari, dalawa lang kayong aalis. Siyempre, malaking sasakyan. Inabot kayo ng pecha sa daan. Alam niyo na gagawin niyo, di ba? Pwede kayo matulog dun kasi maka-adjust niyo paano. Huwag kayo mag-isip ng kung ano-ano guys, ha? So, yung sa number one, sagot ko, SUV. Number two, chicken or fish? Fish. Kasi sahod na ako sa manok dito. Ilang taon na ako nagmamanok dito sa Saudi. Alam niyan mga OFW na nasa Middle East. Puro manok dito. Pero masarap naman yung manok dito. Pero, syempre, pag araw-araw mo nang kinakain, puro manok. Kaya kung pag may pagkakataon na makakabili kami sa labas at may murang mga isda, go agad kami. So, fish. Kahit naman dati, fish pa talaga ang gusto ko. Number three. Son or daughter? Ah, dito sa question na to, wait, guys, ginamin ko lang. Pag mga ganitong question kasi, parang ano yan eh, special gift ng God yan eh, sa atin, lalo-lalo na sa mga tao. Kasi parang ano yan eh, yun yung pinakang regalo sa'yo na hindi mo makakalimutan. Kaya sa akin, ang pipiliin ko yung dalawa, son or daughter, kaya kahit alin dyan, walang problema sa akin yan. Number four, hoops or stud? Yun na nga, guys, isa pa. Hoops, number four, hoops or stud. Sa amin kasi, bilang isang mga Muslim na lalaki, bawal sa amin ang maghikaw. Bawal sa amin maghikaw. Pero, naranasan ko na maghikaw. Dito yan, isa lang ito. Tapos, dito. Naalala ko yun nung time na sumasayaw pa kami. Sa Quezon City yata, Quezon Ave. Lahat dapat kami may butas yung dito. Parang trip-trip lang ba? So lahat kami nagpabutas dito. Kaya di ngayon nangyari ganito. Uwi kami madaling araw. Pag uwi ko sa amin, madaling araw, tulog ako. Siyempre, pagod na pagod. Ngayon, si Papa, papasok trabaho, mga umaga, mga 7 niya at mga 7 ganun. Napadaan ngayon sa ulunan ko. Nakakita siya ng parang ano raw rito. Ano kaya yun? Taka daw si Papa. Ngayon, kinuha niya. Eh, siyempre, alam mo yung mga tatay, hindi naman yung palambot-lambot, di ba? Siyempre, ano yun eh, pakuha na ganun yun eh, di ba? Pabigla. So, kinuha sa akin yun, pak!
Alam niyo yung bagong butas? Kung sino dyan yung mga nakapagbutas na sa ilong, ha? Bagong butas, tapos alam niyo yung mga dugo-dugo. Yung may, di ba saliwa, dugo, tapos hindi mo natanggal yung dugo dito. So, namuo siya. Isipin nyo, guys, namuo yung dugo dito, tapos tinanggal bigla yung hikaw doon. So, alam, ang tendency nun, guys, parang ang sakit talaga. Alam mo yung, basta masakit. Nagurot ako kasi sabi ko, gumanon ako sabi ni Papa, ano ba yan? Sabi ko, hikaw yan pa. Akala ko dumi. Alam mo yung hindi gusto ko sana magreklamo, kaso syempre alam pagagalitan tayo, airpat. Bawal sa amin maghikaw-hikaw ng mga ganun, parang alam niyo na, pag mga tatay, nanay, syempre, di ba? So ayun, pero kung dati, kung papipiliin ako, hoops sa akin. Number 5, satin or velvet. Ang pipiliin ko is satin. Dahil ganyan ang mga kostuman dati, hindi, joke lang. Satin ang pipiliin ko kasi, ano, alam mo nyo guys, di ba pag, kung napapansin nyo, pag yung mga pantulog, di ba pag yung ang suit mo is satin, aliwalas, alam mo yung pag matutulog ka, makinis, di ba, sarap, ang sarap yakapin, di ba pag yung kapartner mo naka-satin, tapos matutulog ko, sarap yakapin, kasi lambot-lambot, tsaka madulas, alam nyo na, madulas siya sa katawan. Kaya pag madulas sa katawan, alam nyo na, pag madulas yung sa katawan, mabilis yung... So, satin ako, satin. Number 6, date or run-through. Sa akin, date, syempre, para sweet naman. Number 7. Bago natin ituloy yung number 7, inom muna ako. Kasi mapapainom kayo dito pag i-edit yung mga tanong sa inyo eh. Diba? So, kung nanonood ka man, alam mo na ibig sabihin nito. So, number 7. Lick or suck. Kung ako ang tatanungin dito, syempre, lick. Kung sa akin gagawin, ha? Kung ako gagawa, syempre, lick. Diba? Kung siyang gagawa para sa akin, suck. Syempre. Happy kayo dyan, Chase. Yan tayo, eh, diba? Yung mga ganyan tanungan, eh. Sino ba ang nagtanong na itong mga kalokohan ito? So, yun nga. Sa number 7, lick or suck, pipiliin ko is lick. Number 8 na tayo. Number 8, basketball or football? Ang linaw naman kasi guys yung tanong nyo dito eh. Siyempre, pag ang tatanong nyo Pilipino, basketball or football, siyempre sasagot niyan, football. Diba? Hindi, joke lang. Siyempre, sasagot niyan, siyempre, basketball. Hindi naman ako pa naman football eh. Yung football-footballan siguro, yung mga, di ba yung mga bata pa tayo, yung apat na sadyata yun, football, yung bola pinapagulo, yung bola papagulong sisipain mo, tapos pupunta ka sa kanto, tapos pupunta sa isang base, yung ganun, diba? Parang ganun yung football sa atin eh. Pero yung football talaga na alam natin, iba. So, pipiliin ko, basketball. Number 9, hip-hop or R&B? Yun na nga. Mas gusto ko, hip-hop. Kasi, dancer-dancer nga tayo, dati. So, pag nakakarinig kasi kami ng hip-hop, alam mo yung mga dancer na yan, medyo groovy, diba? Alam nyo yung ganun-ganun niya. Oh. So, hip-hop sa akin. Number 10, slow or fast dancing? So, mas prepared ko yung fast dancing para tulang agad yung mga taba-taba natin. Slow or fast dancing ako para masaya, groovy, tapos tanggal ng taba, papawis, healthy sa katawan, kaya ako sa akin yung fast dancing. Number 11, ballad or pop? So, bago yan kahit ayaw. Dito ano ah, dito challenge ha, dito twist yung ginagawa ko. Kumakain talaga ako ng popcorn habang pinapanood nyo ako. Para maiba naman, kasi yung mga nanonood kumakain ng popcorn doon sa pinapanood nila. Ngayon naman, yung pinapanood nyo ang kumakain ng popcorn, kaya... Number 11. Ballad or pop? Pop sa akin kasi yung ballad, parang mabuboring ako dito sa ballad, promise. So, number 12, short hair or long hair? Short hair. Malinis. Para sa akin. Number 13, horror or sci-fi? Sa akin, horror. Kasi nakakatakot. Kakatawa yan. Number 14, drama or comedy? Yan. Ano pa? Ang pipiliin ko, guys, comedy. Number 15, scripted or reality? Siyempre, reality tayo, guys. Pangit naman kasi kung yung buhay natin i-scripted natin, guys. Pangit, parang fake
fake ka nun, guys. Para kang si ano, pre. Tama na. Hindi kasi maganda, guys, yung ano, yung reality. Maganda yung reality talaga, pangit yung scripted. Pero kung doon naman talaga tayo sa atin, sabi yung pagbablog, may time tayo na gusto talaga natin scripted kasi, di ba, yung bilang vlogger, maka-vlogger rin, mukha lang vlogger, pumipilit kasi tayo ng mga magagandang ano, mga magagandang shot para gumanda yung papanoorin ng mga viewers natin, di ba? So, last na question na. Pero bago yan, ubusin ko muna to, ha? Pre, tama na. Buto yung tag in this video. So, itatag ko to sa mga taong ito. Kaya makinig kayo at manood kayo. Guys, please watch this. So, ayun ang agad yung mga naitag ko. Sana po gawin nyo po yun. Pero kahit po matagal, wala po problema kasi damdam ko kayo. Kahit gayahin nyo ko, okay lang sa akin. Pero kung wala kami isip na content, tamang-tama yan pang upload lang, pang singit lang ba. So maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayon. At sana huwag kayo magsawang panoorin yung mga videos na ina-upload ko. At kung hindi pa kita bro at bra, huwag mong kakalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At syempre, pakiclick na rin yung bell button ko sa baba para lagi kayong updated sa aking vlogs. At maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Peace!